kaibigan, Doc Willyong po to. Meron tayong mga topic na sa request ninyo. Kayo po ang nagtatanong nito kahit saan ako pumunta. So, talakay natin medically. So, itong payo ko ay para lang sa may asawa, sa mga may regular partner. Hindi naman po ito para sa single. Ito lang naman para sa may partner. Baka hindi nila naiintindihan. So, unahin ko, 10 benefits ng pagtatalik sa mag-asawa sa edad 20, 40, 60. Pagkatapos, pag-uusapan ko mamaya, ano ang pinakamagandang oras na magtalik? Maganda ba umaga, 7 in the morning? Maganda ba hapon, alas 3 ng hapon? O maganda sa gabi? O sa hating gabi? May kanya-kanyang pagkakaiba itong tatlo. Depende kasi sa physiology, sa lakas ng katawan eh. Diba? Okay. Ito muna yung benepisyo ng pagtatalik sa mga may partner. O, kasi minsan tayo, lalo na yung nagkakaedad, pero merong benepisyo ang sex kahit 40, 50, o 60 ang edad nyo. Iba kasi pag 60 na, o matanda na, o menopause na, ayaw na eh. Hindi po, may benepisyo pa rin. 10. Number 1, it's a good form of exercise. Kahit pa paano, exercise pa rin siya. Diba? So, dapat lang, siyempre, pa nagkakaedad, mas maingat lang. Baka mapilay, mapulikat, di ba? Hindi nyo na magagawa yung tulad dati. Pero, exercise pa rin yun. Mas maingat lang ngayon. Lalo na kung masakit ng likod, may arthritis na, malaki ang yan, di ba? So, that's number one, good form of exercise. Number two, nakita nila sa pag-aaral, good for the heart ang pagtatalik. Lalo na sa kababaihan. Sa kababaihan, ang pagtatalik maganda sa puso kasi exercise ito. Pero sa mga lalaki, kung fit kayo, good for the heart. Pero yung lalaking may kabit, tapos pumunta sa motel, tapos may edad na, ay baka mamatay in action. Marami nangyari yun. Namamatay yung lalaki during sex sa kabit, tapos dadalhin sa emergency room. Pagdating sa emergency room, walang baro yung lalaki, yung kabit nandun, umiiyak, wala siyang choice eh, dadali niya sa emergency room. Marami nangyayari pong ganun. So, yung mga lalaking may kabit, ingat lang ha. Payong-payong kapatid, ha? Hindi ko kayo inaano kasi pag matanda na, 50s na, bago pa yung partner mo, doon ka pa sa lugar, let's say sa motel, o hindi, ano, ma-stress ka masyado, baka hindi kayanin ang puso mo kasi medyo may edad na. So, good for the heart sa babae. Ipapanood kay Mister na may kabit. Number 3, nakakabawas ng headache, sakit ng ulo ang pagtatalik. Pwede nyo yung ano, sa mga may asawa, yung misal, dami mo iniisip, sakit sa ulo, tapos nawawala. Nawawala yung stress. Parang gumaganda yung daloy ng dugo. Number 4, benefit ng sex sa may partner, bawas stress. Okay? Bawas stress at mas masaya. Bawas stress at mas masaya. Number 5. Ayon sa pag-aaral, ito gusto to ng mga lalaki. Ang mga lalaking active ang sex life sa edad 50 pataas ay mas tumatalino. Okay ah. Mas magaling daw makasagot ng mga 10 times 5, mga gano'n. Sa math daw, mas gumagaling. Mas active daw yung brain. More likely dahil siguro malakas pa sila, nag-exercise, fit pa sila. Kasi mas fit ka, mas healthy ka, mas maganda yung sex life. Kaya siguro maganda yung daloy na dugo, mas matalino pa rin sila. Number 6, anong benepisyo? Ito, sa bata, lalo na sa may edad. Pagtuloy-tuloy yung sex life ng may edad, kahit edad 60, 70, o kahit hawak-hawak lang sa edad 60, 70, pwede na po yun. Ang benefit ay more bonding, mas close. Mas hindi mainit ulo ni Mrs., mas hindi mainit ulo ni Mr., mas close kayo. Yun naman. Number 7, kung maganda ang relasyon sa sex life ng lalaki at babae, number 7, mabuti to kay Mrs. Good for the mental health ni Mrs. yan. Oo, alam niyo naman yan, di ba? Good for the mental health. Mahal siya ng asawa niya, gusto siya ng asawa niya. Kahit siyempre, tumatanda na, medyo mataba na, medyo kulubot na.
May 30 years o 20 years of service naman si Mrs. eh. Number 8. Ang pagtatalik regular na... Ngayon, isa pa palang tip ko bago ko sabihin itong number 8 tip ay... Pag mas nagkakaedad, talagang normally mababawasan yung frequency, yung dalas ng pagtalik. Nung bata pa kayo, edad 20, baka araw-araw, every other day. Pero pag may edad na, 50s na, pag 50 years old na, mga once a week na lang yun eh. Once a week na lang. Pag 60, 70, baka nga once every 2 weeks. Ganun na po katagal yun. Ganun na. So normal yun. Hindi ka abnormal. Normal yun. Talagang bumababa yung lakas, yung testosterone. Hindi po dahil ayaw mo si... Yun talaga normal, nagiging once a week at dumadalang. Kung mga may mayayabang dyan na kaya daw nila araw-araw sa edad 50 at 60, congratulations. Wala naman po. Ibig sabihin, mas panalo ka sa average. So, number 8 is pampalakas ng immune system. Pampalakas na... Mas hindi ka tatamaan ng sipon. At malay mo, pati COVID, mas hindi ka tamaan. Number 8, pampalakas ng immune system. Ang regular, parang regular exercise kasi siya. Medyo connected siya sa exercise. Number 9, pampaganda ng tulog. Di ba? Maganda ang tulog. Relax, walang iniisip. Lalo na pag sa gabi, mas nakakatulog yung lalaki, yung babae. And number 10 tip, last tip, nakakatuwa itong number 10 ha. Pag maganda daw yung pagsasama niyong mag-asawa, kasama yung sex life nung bata kayo, pag tumanda kayo ng 60, 70, o 80, happy old age. Parang magiging mas masaya ka daw. Hindi ko naman naintindihan pa to. Pero siguro naisip mo, nung kabataan ko, na-experience ko yung pagkakaroon ng pamilya, anak, active sex lives kay Mrs., masaya kami. Mas maganda daw yung pag-iisip, yung mental health kaysa yung siguro kung hindi maganda yung pagsasama ng mag-asawa, puro na lang diborsyo o away, di ba? Mas ano. So happy old age kung yung love life mo nung bata ka ay masaya. I think that's a common sense. 10 benefits. Pero kung wala ngang partner, edi mag-alaga na lang tayo ng aso o pusa, ng plants. Hindi naman talaga lahat sa lahat para ito eh. Diba? O meron kang close na relative, na family, friend, pwede na rin po yun. Yun ang magiging kapalit. Diba? Kasi hindi naman lahat talaga. Makahanap ka ng partner, basagulero naman at babaero naman. So, wag na lang. Diba? So ito yung gusto niyong topic. Morning, afternoon, or evening. Maganda itong topic. Normally, I think normally sa karamihan ng tao, dahil sa trabaho, isip nila pinakamaganda sa gabi. Diba? Normally, I think sa gabi. Kasi nga, sa gabi, sabi nito mga 9 p.m. sa gabi, wala nang stress, tapos na ang trabaho, wala nang ginagawa, tahimik na, tulog na yung tao. So, yung iba gusto sa gabi, preferred. Pero, pag gabi naman, madalas ay pagod na. Diba? Pagod na pagod ka na sa gabi at wala ng energy. Oo. So, yun lang naman ang downside sa gabi. Ngayon, marami pag-aaral nagre-recommend na mas maganda ang pagtatalik sa umaga, 7 a.m. Umaga. Ito pa nga may time pa nga sila eh. Bakit daw 7 a.m. at maaga? Pag maaga daw kasi, ito yung pinakamataas yung sex hormones ng lalaki at babae. Sa umaga, pinakamataas yung testosterone. Sa umaga, mataas yung estrogen ng babae. Ang mga lalaki, meron pang pag-aaral to eh. Sa buong gabi, pagdating ng umaga, may ilang beses. Normally, hindi po ito bastusan. Normally, normally, mula madaling araw hanggang umaga, ilang beses tumitigas yung manoy, yung ari ng lalaki. Parang, hindi ko nakuha yung number, parang 6 times in a day. Normal po yun eh. Normal yun na tumitigas habang natutulog. At pagising, mas mabilis yung erection. That's a normal. Pag hindi nga tumigas, hindi nga normal eh. So, parang mas madali nga. Kaya nga morning, mas may testosterone.
At sa umaga, relax ka bagong tulog, mas may energy. Diba? Mataas na yung sex hormones, may energy pa, at buong hapon, medyo good mood. Good mood si Mr., good mood si Mrs. At may pag-aaral pa, nakakatuwa to. Diba? Sa umaga, diba? Good exercise yon. At meron pa palang maganda. Sa umaga daw na sex, mas mabilis gumawa ng baby. Yung mga gusto magbuntis, yung hindi nahirapan magbuntis, the best daw sex is the morning. Kasi nga, rested, naka-rest, mas malaking chance makagawa ng baby sa umaga kaysa pagod na pagod na. Okay? Tapos, meron din mga psychological characteristics yung mahilig ng talik sa umaga. Sabi nila, mas loyal, mas long-term na partner siguro kasi nga sa umaga. At sabi nila, mas tahimik, mas introverted. I'm not sure kung true or not. Eh, pag sa gabi daw, madaling araw, more casual sex at more baka iba't ibang partner. Pero yun lang naman ang parang, nakita lang nila sa survey. Na ganun. Okay? So, yung iba, sa umaga. Ang pinaka-negatibo lang sa umaga ay kung may trabaho ka. Pero ang iniisip, may trabaho ka. Yun lang ang negatibo daw. Pero depende naman sa schedule mo. And, ayan na, umaga, gabi. Paano naman sa hapon? Yung iba naman sa hapon, may pag-aaral nagsasabi na best time daw is 7 a.m. and 3 p.m. Of course, hindi naman hard yung evidence na sigurado yun na yun na yun. Na hindi naman pwede 2:30 o 3:30. Medyo ganun lang base sa taas ng hormones. Pag hapon daw, maganda rin daw 3 p.m. dahil daw sa cortisol level. Yun ang stress hormone eh. Parang maganda daw timing din dito sa 3 p.m. Kaya nga daw may tinawag na salitang quote-unquote afternoon delight. Doon pala nakuha yung word na afternoon delight. That's parang meaning, double meaning for sex. Eh. So, pwede sa umaga, pwede sa hapon, pwede sa gabi. Gusto magbuntis more sa umaga.